Okay, before natin simulan itong video na to, ito po yung mga materials na kakailanganin ninyo. Sa inyo mga ka-ideas. Ang gagawin natin sa video nito ngayon ay ikakabit natin itong pinto na ginawa natin. So yung mga hindi pa po nakakanood kung paano gumawa ng pinto, napakadaling gawin lang nito at napakatipid pa. Pwede nyo pong panoorin to. Nandyan po sa baba yung link ng video natin. So sa mga hindi pa po nakakanood, check nyo rin po yung video na yun kung paano gumawa ng ganitong pinto. So ngayon naman, pag-uusapan natin at ipapakita ko sa inyo kung paano ikinakabit yung pinto. Okay, dito natin ikakabit to sa ginawa nating hamba na simento. Gumawa rin tayo noon. Meron din tayong mga video noon, pwede nyo rin pong panoorin. So lahat po ng gagawin natin dito is pwede nyo gawin or i-DIY yung mga ito. Okay, papakita ko muna sa inyo saglit mga ka-ideas yung pinto natin. Ito yung pinto natin na ginawa. Made of plywood at 2x2 na eco wood itong gamit natin. Sa kabila, ganyan din yan mga ka-ideas. Okay mga ka-ideas, ang gagawin natin ngayon, magkakabit tayo ng mga hinges. Bali, madalas kasi sa kwarto, gagamit kayo ng 3x3. So ito yun, para sa kwarto. Pero pag sa mga main door, gagamit kayo ng 3x1/2. So ngayon, ano yung sukat kung saan natin ilalagay ito? Kakailanganin nyo ng lapis, tapos panukat. Sukatin natin yung 6 inches, markahan ninyo. Okay? Pamarkahan ninyo yung 6 inches, tapos dito sa dulo, ito yung dulo, mamarkahan nyo din ng 6 inches. 6 inches. Ngayon, pag nakuha nyo na yung 6 inches dito sa dulo, tapos dun sa kabila, sukatin ninyo yung haba mula dito sa 6 inches, papunta rito. So, nakuha natin dito ay 64 inches. At i-divide natin ito ngayon sa 2, makakakuha tayo ng 32. So, kukuha natin yung 32. Mula dito sa nakuha na natin ng 6 inches. So ito yung 6 inches natin na nakuha dun sa dulo. So kuhatin natin dito mula sa may guhit ninyo hanggang dito sa 32. Ayan, 32. Markahan nyo. Ito ngayong 32 ay nasa gitna ng pinto ninyo. Dito natin ilalagay yung mga hinges natin. Okay, ilalagay po ninyo yung hinges ninyo na 3x1/2. Tapat nyo dito sa may guhit ninyo, tapos ipa-flat nyo dito. Tapos guhitan ninyo yung bawat dulo para makita nyo yung laki. Para doon natin kakabit mamaya ito. Tapos ito rin, kabila. Ito naman ngayon mga ka-ideas, yung gitna. Huwag ganito, kunin nyo sa gitna din. Makikita nyo yan sa gitna ng bilog, nasa gitna rin siya. Tapos guhitan nyo yung dulo. Para makita ninyo kung saan nyo ilalagay ito mamaya. Tapos ito yung sa dulo na tayo. Ito. Tapos guhitan. Guhitan. Yan. Meron na tayong mga marka kung saan natin ilalagay itong hinges natin. Gagamit tayo ng rigari, tapos itong hinges natin. Rigari natin to dito sa guhit natin. Ganito rin kakapal mga ka-ideas. Yan. Para mag-flat lang dito. Hindi katulad ng 3x3 na dito tapos ikakat nyo pa dito. Ito naman, diretso na. So, ang gagawin natin, iririgari natin dito pero huwag yung ilalampas dito sa guhit. Kasi kapag lumampas na kayo sa guhit nito, pag lumampas yung pagkakaputol ninyo, masyado na pong maluwang yun, pangit na pong tignan. So, dapat nasa loob siya ng guhit. Ito gagamitin natin. Gagamit tayo ng partilyo.
Nailagay na natin. Na-flat na natin mga ka-ideas. Tapos, susunod na gagawin natin, i-screw natin ito ngayon dito. Itong mga may butas. Ayan. Ilalagay na natin ito ngayon, itong tornilyo. Gamit kayo ng pilit. Siguraduhin po ninyo na naka-flat ito dito. Ganito yung gagawin nyo rin dun sa dalawa pa, katulad din ito. Okay, natapos na natin na ikabit yung mga hinges natin. Nalagyan na natin ng mga tornilyo ang mga ito. Okay, ito yung pinto natin. Ang gagawin natin ngayon, i-actual natin siya kung saan tatapat yung hinges natin. So, ito naman yung sa gitna. Yan o. Gagamitin natin yan. Gagamit tayo ng lapis dito, mga ka-ideas. Tapos, mamarkahan natin yung tatapatan ng bilog nito. Yan, adjust natin ito. Yan. So, buwitan muna natin. Ang mamarkahan muna natin dito, mga ka-ideas, is yung itong taas. Tapos, itong baba. Ito. Adjust natin. Yan. Yan. Yung taas, tapos itong baba lang muna. Yung gitna, kahit hindi muna, kasi pwede naman nating ilagay ito mamaya. Madali na yung gitna kapag meron ng taas at yung baba. Yan, babarinahan natin, ububutasan natin yung ginuhitan natin. Okay, lalagyan natin yung tox. Yan, paglalagyan ng screw natin. Ito naman sa baba. Yan. Okay, natapos na natin itong taas at yung baba natin. Ang susunod naman ngayon, itong gitna. Madali na lang to kasi hindi naman na maalis sa pwesto nyo to eh. Bali, gagawin lang natin. Guguhita lang natin ulit. Tapos, tatanggalin to. Hilain lang. Tapos, saka babarinahin. Tapos, tutornilyohin. Ganun lang kadali. Okay, natapos na natin ikabit yung mga hinges natin. Ang susunod naman ngayon, susukatan natin ito ng 1 meter mula doon, papunta rito, 1 meter. Yun na yung standard na sukat ng paglalagyan natin ng doorknob. Ito yung doorknob na gagamitin natin. Ayan. Ayan. Sukatan natin ng 1 meter or 100 centimeter. Ayan. Gamit tayo ng iskwala, sukatin natin. Okay. Okay, nung nakuha nyo na yung 1 meter mula sa baba nito, sukatin nyo naman dito ngayon hanggang dito. Ang kukunin nating sukat mula rito hanggang dito ay 6 cm. So, guhitan natin yung 6 cm. So, ito po yung 6 cm natin. So, mula dito, dito natin bubutasan ngayon yung doorknob natin. Ito yung gagamitin natin mga ka-ideas. Ilagyan nyo yan sa barina ninyo yung bala natin. Ito yung gagamitin natin. Ito yung ginagamit para sa pinto. So, nakikita nyo to. Ito ngayon yung ilalagay nyo sa tapat ng kagitna nito mga ka-ideas dito. Ayan. Tapos mabubutas natin to. Okay, pagkatapos yung butasan tong kabila, nilipat naman tayo dito sa kabila, nabubutasan din natin. Natapos na natin tong butasan. Ang susunod naman ngayon ito. So kukunin din natin yung center nito. Tapos gagamit tayo nito mga ka-ideas na bubutasin natin ito. Dito kasi papasok ngayon yung dito natin ilalagay yung lock ng pinto natin. So yan po mga ka-ideas, ano? Nabutasan na natin. Yung sukat na to is saktong-sakto ito para dun sa lock ng pinto. Ayan. Okay mga ka-ideas, ito po yung ating doorknob. Tapos, meron tayong mga kagamitang kasama. Ito, tapos yung susi. Ayan, i-explain ko sa inyo anong gamit nito.
ito mga ka-ideas ay gagamitin natin para pang-alis natin dito, para mabaklas natin. Ngayon naman, ang purpose nito mga ka-ideas, para sa mga hindi pa nakakaalam, babaklasin natin to gamit ito. Kasi, yung mga doorknob kasi natin mga ka-ideas, yan, focus natin, may mga pwedeng, may tusukan yan para maalis. Tusukin natin. Okay? Tapos may hihilan nyo na to. Yan. So, mahalaga rin yung paggamit nito para hindi kayo mahirapan. Yan. Nabaklas na natin. Kailangan nyo muna kasing baklasin to mga ka-ideas bago natin ilagay doon sa pinto natin. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano bubuuin to at kung paano natin idudugtong ito dito. Yan. Okay, sisimulan natin sa paglalagay nito, itong lock natin. Dapat ganito yung position mga ka-ideas kasi para madali lang siyang pumasok doon sa butas. So, yan. So, mamarkahan natin dito mga ka-ideas ngayon is yung paligid niya. Yan. Palulubugin kasi natin ito mga ka-ideas. Ayan, kailangan mag-flat ito dito. Tapos, itong susunod naman, itong paglalagay ng screw para maikapit natin. Lalagay natin ito mga ka-ideas. Ayan. Kapag flat na siya, kapag flat na yan, tuturnin nyo na natin. Dapat ganito ko mga ka-ideas yung position ng lock ninyo. Pagbaliktad, mahirapan kayong ipasok yan sa butas, kaya kailangan ganito. Okay, yung mga ka-ideas, okay na siya, nag-flat na. Tapos, pagkatapos nito, kung makikita nyo dito sa loob, okay mga ka-ideas, napansin nyo to. Tapos, itong gagamitin natin is meron siyang paglalagyan nito. Ang gagawin natin, isushoot natin ito mga ka-ideas, dito. Kailangan magsama sila para maghila. Kung kakailangan nyo gawin mga ka-ideas, papasok nyo ito sa loob. Yan. Tapos, kapag nagdikit na yon, magsasama ka agad yun eh. Pwede na siya, gagalaw na. Tandaan nyo mga ka-ideas, depende po yan sa klase ng doorknob. Pero, yung kagamitan niya sa loob is pareho lang. Pero magkakaiba lang yung position niya at kung paano yun i-install. Kapag depende rin sa uri ng doorknob. Kapag sa mga ganitong simpleng doorknob lang, madali lang. May mga doorknob din na iba din kasi yung paraan ng pagkakabit. Okay, ito yung isa sa mga gagamitin natin. Lock ito mga ka-ideas. Ito tornilyo natin para hindi na maalis to. Okay, sunod naman ito mga ka-ideas. Ayan, nilalagay natin yan. Ang pagkakabit nito parang naka ano lang, tornilyo. Ikutin nyo lang, tapos may fit na, okay na yan. Okay. Tapos para sa pinakahuli, ito yung ano natin mga ka-ideas, ito yung pinagbabaklasan natin. So kung gusto nyo halimbawa, gusto nyo nang baklasin ulit, ito lang yun, kung may butas dyan. Yung parang susi, ito kasama to, ito yung pangalis ninyo. Yan. So ibalik natin na ito para mabuo na. Shoot na, tingnan. Yan. So yan na mga ka-ideas, ano? Okay na siya. Ito yung lock. Yan. Pag nilock nyo dito, tapos testing natin kung nag-lock pa. Ayan, nakalock na. Pag sinusiyan natin, okay, kumpas. Ito na yan mga ka-ideas. Ngayon naman, nakikita nyo ito mga ka-ideas. Dito natin, gagawan natin dito ng paglalagyan o pagsusukan ng lock natin. So, ganito yung gagawin natin. Okay mga ka-ideas, gagawin natin ganito. Nakikita nyo ito mga ka-ideas. Yan. Kung makikita nyo ito mga ka-ideas, ganito gagawin natin. I-upwell natin. So, kunin nyo yung center, yung gitna. Yung gitna ng lock nyo, iwitan nyo yan, tapos yung ibabaw nito. Ayan. Gagamit tayo ngayon ng eskwala. So, nakuha na natin yung gitna, eskwala natin ngayon. Tapos, i-eskwala natin sa kabila. Okay, nakuha na natin yung gitna nito. Ito yung gagamitin natin mga ka-ideas. Ang proseso nito is ganito. Pero, para makuha natin, ibabaliktad na lang natin. Tapos kunin nyo yung gitna. Tapos guguhitan na lang natin. Yan. Yan. Yan ngayon yung bubutasan natin para paglalagyan ng lock. Ipapakita ko muna sa inyo kung saktong-sakto ba yung lock natin. Testingin natin mga ka-ideas. You know?
Saktong-sakto na. Ka-flat na siya dito. Ngayon naman, ilalagay na natin yung guide ng paglalagyan ng lock. So tara. Ito yan mga kaideas. Yan. Pag nilagay nyo na ito mga kaideas, mamarkahan natin ngayon yung paglalagyan ng tornilyo. Okay, natapos na natin kabit yung mga screw. Testing ulit natin dun sa ating pinto. Yan. Naka-flat na siya mga kaideas. So, ganun lang po yung paglalagay nit ng paglalagyan ng lock. So ayun po mga kaideas, ano? Natapos na natin at ganun yung mga proseso kung paano ikinakabit yung pinto at kung paano din inilalagay yung doorknob natin. Tandaan po ninyo mga kaideas, depende po sa doorknob kung paano yung proseso ng paglalagay. Pero yung itong binahagi ko sa inyo is yung mga normal lang o yung mga madalas yung bilog na doorknob. Suportahan po ninyo mga kaideas yung Facebook page natin. Yung link po ay nasa baba ng description ng video na ito. Malaking tulong po ang pag-support nyo sa Facebook page natin. So, sana ay marami kayong tutunan dito sa video natin na kung paano magkabit ng pinto. Check nyo po yung mga video natin kung paano gumawa ng pinto, paano gumawa ng hamba na simento, paano mag-install. Meron po tayong mga video para dyan. Kompleto po tayo dyan. So, yun po. Maraming salamat sa panunood ninyo mga kaideas. Tapos, huwag kalilimutan na magbigay ng like at mag-subscribe ka na mga kaideas. So, yun po. Maraming salamat.